Kumusta muli mga ka-creepy? Narito na naman muli ang isang panibagong kwento. Pero bago natin umpisan, tulad ng dati, intro muna tayo. Ang kwentong ito ay nangyari sa kapatid ng roommate ko nung nag-aaral pa ako. Tawagin na lang natin siya si Gino. Mahilig si Gino manguligtaan ang mga laruan. Nakadisplay ang mga ito sa kanyang kwarto. Walang sinuman ang pwedeng gumalaw ng mga ito kundi siya lang. Dahil... dito laging nakakandado ang kanyang kwarto para hindi ito mapasok ng mga pamangkin niya. Medyo introvert si Gino at mas gusto nitong laging mag-isa. Kahit sa trabaho, kilalang loner ito. Bawat sweldo at pumupunta siya sa toy store para bumili ng laruang kukulitahin. Sweldo noon at gaya ng dati ay nagpunta si Gino sa toy store kung saan madalas siyang bumibili ng mga laruan niya. Magsasara na sana ang may-ari pero dahil sa suki na niya si Gino ay hinintay niya ito habang nakikipagkwentuhan dito. Abalang-abala si Gino kakapili ng laruang bibilhin. Nang napansin niya ang isang laruang bungo, naisip niyang bagay ang laruang iyon na pang-display sa Halloween. Kaya inabot niya ito at nagtungo na sa counter. Nagtaka ang may-ari ng toy store dahil wala naman daw silang binibintang laruang bungo. Wala rin price tag na nakalagay dito. Maaaring naiwan ito nung isa sa kanyang mga customers at malamang ito ay babalikan ng may-ari kinabukasan. Sinabi niya kay Gino na hindi iyon binibinta pero nagpupumilit ang lalaki na bilhin iyon. Ayaw sanang ibinta ng may-ari ang laruan pero kalaunan ay pumayag ito dahil sa kakulitan ni Gino. Sinabi nitong ibibinta niya ito kay Gino pero pag binalikan ito ng may-ari ay dapat na ibalik agad ni Gino ito. Pumayag si Gino pero pag binalikan ito ng may-ari ay dapat na ibalik agad ni Gino ito. Pumayag naman sa kasunduan si Gino, kaya masayang nabili niya ito sa halagang 50 pesos. Pagdating ni Gino sa kanyang bahay, ay pinagmasdan niyang maigi ang nabiling laruang bungo. Halatang mamahalin ang laruan na iyon. Kung titignan ay parang antigo na rin ito. Matapos nitong pagmasdan ay dinisplay niya ito sa bakanting puwang ng kanyang display cabinet. Normal lang ang mga sumunod na araw. Gumigising siya ng 5:30 AM para maghanda para sa trabaho. 8 AM ang pasok niya kaya 7:30 ay pupunta na siya sa kanyang opisina. Umuwi siya ng 12 noon para kumain at mag-siesta. Bago bumalik sa opisina ng 12:45 PM, nakasanayan na ni Gino ito araw-araw. Ika nga nila ay routine na ito ng buhay niya. Biyernes iyon, nagising si Gino ng mas maaga. 3 AM pa, pinilit niyang matulog ulit. Pero hindi na talaga siya makabalik sa pagtulog. Kaya bumangon na lang ito at pinagmasdan ang kanyang mga laruan. Mula sa laruang robot, mga scale models ng eroplano at mga barko hanggang sa mga kutsilyo na hango sa mga video games na nilalaro niya na pinapagawa pa niya sa mga sikat na modern panday na si Jokan. Tuwang-tuwa siya sa kanyang koleksyon.
Masilayan lang niya ang mga ito ay masaya na siya. Hindi niya naisip na humanap ng nobya o gumawa ng sariling pamilya. Nasa isipan lang niya lagi ang kanyang koleksyon. Napansin ni Gino na nawawala ang nabili niyang bungo. Galit na galit itong lumabas ng kwarto para tanungin ang kasambahay nila na siya lang ang nakakapasok sa kwarto niya para maglinis. Sa galit niya, hindi niya napansin ang paligid ng pagkalabas niya ng kwarto. Dumiretso siya sa kwarto ng kasambahay ngunit wala ito. Nagtaka siya kung bakit walang katao-tao sa bahay nila. Gayong umaga pa naman, pagkalingon niya sa kanyang likuran ay may nasagap ang kanyang mga mata na nakaitim na pumasok sa kwarto ng kanyang mga magulang. Sinundan niya ito ngunit nang sinilip niya ang kwarto ay wala namang tao. Inisip niyang baka malikmata lang ang nakita niya. Ngunit muli siyang nakakita ng nakaitim na pumasok naman ngayon sa kusina. Muli niya itong sinundan ngunit gaya nung una ay wala siyang nakitang tao. Medyo natatakot na si Gino sa mga oras na iyon. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay. Ngunit pagbukas niya ng pinto ay wala siyang makita. Kadiliman lang ang nasa likod ng pinto. Naisip niyang baka nananaginip lamang siya, kaya pinisil niya ang sarili. Hindi iyon panaginip. Sinigaw niya ang pangalan ng kanyang mga magulang, kapatid at kasambahay. Ngunit walang sumasagot. Tumakbo siya papuntang kwarto nang nindig ang kanyang balahibo, nakita niya sa sala ang mga taong nakaitim at nakaputi na nakatayo at nakaupo sa sala. Malabo ang mga mukha nito. Hindi niya mawari kung lalaki o babae ang mga ito. Hugis tao lang sila, pero malabo ang mga mukha. Multo, inkanto, walang nakakaalam. Kumaripas siya ng takbo papasok sa kwarto niya at abangan ang part 2 ng kwentong ito dito lamang sa Creepy Short Tales.